Welcome po sa day 22 ng ating I Proclaim. Simulan po natin sa panalangin. Father God, ikaw nga po ay dakila at banal. Muli po kami lumalapit at nananalangin sa iyo, mana sa aming pakikinig ng iyong salita. We pray, O Lord Jesus, open our hearts. Namaunawaan po namin ng iyong salita. Maunawaan namin ang iyong kalooban. At patuloy naming pagtiwalaan ng mabuti mong layunin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang mga magbabasa at makikinig ng iyong salita. Ikaw nga po ang maitaas at maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating babasahin sa araw na ito ay mula sa Books of 1 Peter chapter 1 hanggang 1 John chapter 3 ng New Testament Pinoy Version. Simulan na po natin. Ang unang sulat ni Peter, Chapter 1. Galing ang sulat na ito kay Peter, apostle ni Jesus Christ. Para sa mga pinili ng Diyos na nakakalat at namumuhay ng mga dayo sa mga probinsya ng Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili kayo ayon sa plano ng Diyos Ama at ginawa kayong banal ng Kanyang Espiritu para sundin niyo si Jesus Christ at para linisin kayo ng dugo niya. Sana laging maayos ang lagay niyo at lagi niyong na-experience ang sobrang kabaitan ng Diyos. Buhay na pag-asa. Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ kasi sobrang naaawa siya sa atin, binigyan niya tayo ng bagong buhay nung binuhay niya ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Ito ang bumubuhay sa pag-asa natin. Kaya umaasa tayong mamamanahin natin yung kayamanang di nasisira, pure at di kumukupas. Nireserve yon ng Diyos sa langit para sa inyo. At dahil sa faith nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na ipapakita sa katapusan ng panahon. Dahil dito, magsaya ka kayo kahit na sa sandaling panahon ay kailangan nyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kailangan yan para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith ninyo. Yung gold kahit nasisira, kailangang idaan yon sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith nyo, kaya kailangan talagang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, at karangalan pag ni-reveal na si Jesus Christ. Di nyo pa nakita si Jesus at hindi nyo din siya nakikita ngayon. Pero mahal nyo siya at naniniwala kayo sa kanya, kaya di kayang i-describe ng mga salita kung gaano kayo kasaya. Kasi tinatanggap nyo na ang bunga ng faith nyo ang kaligtasan ng buhay nyo. Yung mga prophets na nag-preach tungkol sa kabaitan ng Diyos na ibibigay sa inyo, hinanap at inalam nila ang kaligtasang ito. Nasa kanila ang Espiritu ni Christ at sinasabi nito sa kanila kung paano magsasuffer si Christ at pagkatapos ay paparangalan. Kaya inaalam nilang mabuti kung sino ang Christ at kailan ang time na mangyayari ang mga ito. Nireveal ng Diyos sa mga prophets na para sa inyo ang mga ginagawa nila at hindi para sa sarili nila. Narinig nyo ang mga katotohanan ito ngayon sa tulong ng mga taong nag-preach sa inyo ng magandang balita, sa tulong ng Holy Spirit na pinadala galing sa langit. Pati mga angels, gustong-gusto nilang maintindihan ang mga katotohanan ito. Ang banal na pamumuhay. Kaya nga, i-ready nyo ang mga isip nyo para sa dapat ninyong gawin. Kontrolin nyo ang sarili nyo at asahan nyo talaga ang blessing na ibibigay sa inyo pag ni-reveal na si Jesus Christ. Maging masunurin kayo sa Diyos at huwag kayong magpadala sa mga dati nyong pagnanasa nung mga wala pa kayong alam. Instead, maging banal kayo sa lahat ng bagay kasi banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Nakasulat nga sa scripture, maging banal kayo dahil banal ako. Kung tinatawag nyo na tatay ang Diyos, pag nagpe-pray kayo, mamuhay kayo ng may takot sa Kanya habang nandito pa kayo sa mundo. Kasi ginajudge niya ang lahat ng mga tao depende sa mga ginawa nila at wala siyang pinapaboran.
Alam nyo kung ano ang pinambayad para iligtas kayo sa walang kwenta nyong buhay, dati na namana nyo sa mga ancestors nyo. Hindi nasisira ang pinambayad sa inyo, di yun gaya ng silver o gold. Naligtas kayo dahil sinacrifice ang napakahalagang dugo ni Christ para siyang batang tupa na malinis at walang kapansanan. Pinili na si Christ bago pa ginawa ng Diyos ang buong mundo at ni-reveal siya sa mga huling araw na to alang-alang sa inyo. Dahil sa Kanya, nagtiwala kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan at nagbigay sa Kanya ng karangalan. Kaya may faith kayo sa Diyos at sa Kanya kayo umaasa. Nilinis nyo ang mga sarili nyo nung sumunod kayo sa katotohanan at totoong minahal nyo ang mga kapatid. Dapat mas lumalim pa ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Pinanganak kayo ulit hindi dahil sa binhing namamatay kundi dahil sa di namamatay sa tulong ng buhay at walang kamatayang salitaan ng Diyos. Sinabi sa Scripture, parang damo ang lahat ng tao. Ang ganda niya ay parang bulaklak ng damo. Nalalanta ang damo at nalalaglag ang bulaklak, pero ang salita ng Panginoon ay hindi nawawala kahit kailan. Ang salitang ito ay ang magandang balita na pinreach sa inyo. 1 Peter chapter 2. So alisin niyo sa buhay niyo ang lahat ng kasamaan. Huwag na kayong magsinungaling, magpaka-plastic, maingit, o magbitiw ng mga naaking sutong salita. Gaya ng mga bagong panganak na baby, gustuhin nyo laging uminom ng pure at spiritual na gatas para mag-mature kayo at maligtas. Sabi nga sa Scripture, na-experience nyo mismo kung gaano kabait ang Panginoon. Lumapit kayo sa Panginoon, siya ang buhay na bato na nireject ng mga tao at binaliwala, pero pinili siya ng Diyos at tinuturing na mahalaga. Gaya ng mga buhay na bato, ipaggamit nyo ang mga sarili nyo sa pagtatayo ng spiritual na temple. Bilang mga banal na priest, mag-offer kayo ng mga spiritual sacrifices na katanggap-tanggap sa Diyos dahil kay Jesus Christ. Sinabi nga sa Scripture, tingnan nyo, pumili ako ng isang pundasyon na bato. Ilalagay ko ito sa Zion. Hindi mapapahiya ang kahit sinong maniniwala sa Kanya. Para sa inyo na mga naniniwala, napakahalaga niya. Pero para dun sa mga hindi naniniwala, yung batong nireject at tinuring ng mga karpintero na walang kwenta, yun pa ang naging pinaka-importanting bato. At saka sinabi pa ng Scripture, ito yung batong nakakatisot at magiging dahilan para madapa ang mga tao. Yung batong magpapabagsak sa kanila. Natisod sila kasi hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos para sa kanila. Pero kayo ang lahing pinili. Mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, piniri para i-preach ang mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Tinawag niya kayo galing sa dilim papunta sa liwanag niya na sobrang ganda. Dati, hindi kayo bayan ng Diyos. Pero ngayon, kayo na ang bayan niya. Dati, hindi kayo kinaawaan. Pero ngayon, experience nyo na ang awa ng Diyos. Verse 11, nakikiusap ako sa inyo, mga minamahal, bilang mga dayo at temporary na atira sa mundong ito, huwag nyong pagbibigyan ang mga masasamang pagnanasa ng atawan na laging nakikipaglaban sa kaluluwa nyo. Mamuhay kayo ng maayos sa harap ng mga Gentiles para kahit nasiraan nila kayo at sabihin gumagawa kayo ng masama, makikita nila ang mga mabubuting ginawa nyo at pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Alang-alang sa Panginoon, sundin nyo ang mga taong may kapangyarihan sa gobyerno. Sundin nyo ang emperor na may kapangyarihan sa lahat, pati ang mga governors na inappoint niya para parusahan yung mga gumagawa ng masama at para parangalan yung mga gumagawa ng mabuti. Gusto kasi ng Diyos na gawin nyo ang tama para mapatahimik nyo yung mga nonsense na sinasabi ng mga wala namang alam. Malaya na kayo, pero huwag nyong gamitin ang kalayaan nyo parang gawing excuse sa paggawa ng masama. Instead, mamuhay kayo sa pagsiserve sa Diyos. Respetuhin nyo ang lahat ng tao. Mahalin nyo mga kapatid kay Christ. Matakot kayo sa Diyos at igalang nyo ang Emperor. Verse 18, mga alipin,
Sundin nyo ang mga amo nyo at dapat buo ang respeto nyo sa kanila. Hindi lang sa mga mababait at madaling kausap, pero pati sa mga malulupit. Pag ginawa nyo yan, ibibless kayo ng Diyos dahil tinis nyo ang parusang hindi nyo naman deserve kasi alam nyo na kung anong gusto ng Diyos. Kung paparusahan kayo kasi gumawa kayo ng mali at tiniis nyo yun, wala kayong mapapala dun. Pero kung pinahirapan kayo, kahit ginagawa nyo ang tama at tinitiis nyo, yun, ibibless kayo ng Diyos. Kasama sa pagtawag sa inyo ng Diyos ang pagtitiis ng hirap kasi nag-suffer si Christ para sa inyo. Ginawa niya, yun mga maging example siya na dapat niyong gayahin. Wala siyang kasalanan at kahit kailan hindi siya nagsinungaling. Kung nilait siya, hindi siya gumanti. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti siya sa mga nagpahirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos, ang mga makatarungan judge. Pinasan ni Christ dun sa krus ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan at mamuhay tayo na ginagawa kung ano ang tama. Dahil sa mga sugat niya, kaya tayo gumaling. Para kayong mga tupang naligaw, pero ngayon, ibinalik na kayo para sumunod sa shepherd at tagapag-alaga ng mga kaluluwa niyo. 1 Peter chapter 3. Para naman sa mga misis, dapat sundin niyo ang mga mister niyo. Para kung meron man sa kanilang hindi sumusunod sa salita ng Diyos, yung ugali niyo ang kukumbinsi sa kanila para maniwala. Hindi niyo na kailangan magsalita pag nakita nilang malinis at kagalang-galang ang pamumuhay niyo. Huwag kayong umasa sa mga panlabas at pampaganda, gaya ng magagarang hairstyle, mga gold na alahas at mga mamahaling damit. Instead, ang nagpapaganda dapat sa inyo ang totoong kalooban. Yung di kumukupas na ganda, ang pagiging mabait at malumanay kasi napaka-special noon sa paningin ng Diyos. Noon, ang papaganda ng mga banal na mga babaeng umaasa sa Diyos ay ang pagrerespeto nila sa authority ng mga mister nila. Ganyan si Sarah. Sinunod niya si Abraham at tinawag pa niya itong Lord. Mga anak kayo ni Sarah kung ginagawa niyo ang tama at hindi kayo natatakot sa kahit ano. Kayo naman mga mister, intindihin niyong mabuti ang mga misis niyo. Bilang asawa, irespeto niyo sila at isipin niyo ang kapakanan nila kasi hindi sila kasing lakas niyo. At kasama niyo silang tatanggap ng buhay na regalo ng Diyos. Gawin niyo to para walang maging sagabal sa mga prayers niyo. Lastly, dapat magkaisa kayong mga lahat sa ugali at damdamin. Mahalin niyo ang isa't isa, maging mabait at humble kayo. Huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyong sumpain ang mga sumusumpa sa inyo. I-bless niyo sila. Kasi tinawag kayo ng Diyos para tumanggap kayo ng blessing. Sinabi sa Scripture, kung gusto nyo ng masaya at maayos na buhay, huwag kayong magsalita ng masama at huwag na kayong magsinungaling. Talikuran nyo ang kasamaan at gawin nyo kung ano ang mabuti. Gawin nyo ang lahat para magkaroon ng payapang buhay. Kasi binabantayan ng Panginoon ang mga matutuwid at pinapakinggan niya ang mga prayers nila. Pero kinokontra niya ang mga gumagawa ng masama. Ngayon, sinong mananakit sa inyo kung nagpupursige kayo sa paggawa ng mabuti? Pero kahit napahirapan kayo dahil sa paggawa niyo ng tama, blessed pa rin kayo. Huwag kayong matakot kahit kanino at huwag kayong mag-worry. Buong puso niyong igalang si Christ bilang Panginoon. Dapat lagi kayong ready na sumagot at mag-explain sa kahit sinong magtanong sa inyo tungkol sa pag-asang meron kayo. Pero gawin niyo ito ng mahinahon at may pagrespeto. Dapat laging malinis ang konsensya niyo.
para pag ininsulto kayo, mapapahiya yung mga nagsasabi ng masama tungkol sa mabuting ginagawa nyo bilang mga disciples ni Christ. Mas mabuting mag-suffer dahil sa paggawa ng mabuti. Kung ito ang kalooban ng Diyos, kesa mag-suffer dahil sa paggawa ng masama. Si Christ nga namatay para sa mga kasalanan natin. Isang beses lang at sapat na yun. Namatay ang isang mabuting tao para sa mga taong makasalanan. Ginawa ito ni Christ para ilapit kayo sa Diyos. Pinatay ang katawan niya, pero binuhay naman sa Espiritu. Sa ganitong kalagayan, pinuntahan niya ang mga Espiritong nakakulong at nag-preach siya sa kanila. Sila yung mga espiritong hindi sumunod kahit matyagang naghintay ang Diyos nung time na ginagawa ni Noah yung barko. Pero iilang tao lang ang nagkaligtas sa tubig. 8 tao lang. Symbol yun ng baptism na nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito paglilinis ng dumi sa katawan, pero pangako yun na binigay sa Diyos na nanggagaling sa malinis na konsensya. Naliligtas kayo ng baptism dahil nabuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Nasa langit na siya ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos at naghahari siya sa lahat, sa maanghel at sa mga pinuno at may kapangyarihan. 1 Peter chapter 4. Since nagsuffer si Christ nung nandito siya sa lupa, dapat ready din kayong pagdaanan yun. Kasi yung nahirapan sa buhay na ito ay tumigil na sa pagkakasala. Kaya simula ngayon, habang nabubuhay pa kayo dito sa lupa, sundin nyo ang kalooban ng Diyos at huwag ang mga pagnanasa ng katawan. Tama na yung time na sinayang nyo sa paggawa ng mga bagay na ginagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Namuhay kayo sa kalasoan, pagnanasa, paglalasing, sobrang pagpaparty at pag-inuman at nakakadiring pagsamba sa Diyos-Diyos. Nagtataka sila ngayon kasi hindi na kayo nakikisama sa napakagulong pamumuhay nila kaya binabastos nila kayo. Pero mananagot sila sa Diyos kasi siya ang magja-judge sa mga buhay at sa mga patay. Kaya pinareach din ang magandang balita sa mga namatay na, doon sa mga na-judge na nung nabubuhay pa sila sa lupa, gaya ng lahat, para mabuhay sila sa Espiritu gaya ng Diyos. Malapit nang matapos ang lahat, kaya siguraduhin yung malinaw ang isip nyo at may self-control kayo para makapag-pray kayo ng maayos. Ang pinakamahalaga sa lahat, mahalin nyo ang isa't isa ng tapat kasi dahil sa pagmamahal, kaya napapatawad ang maraming kasalanan. Welcome nyo ang bawat isa sa mga bahay nyo nang hindi nagre-reklamo. Bawat isa sa inyo, gamitin nyong mabuti ang iba't ibang gifts na binigay sa inyo ng Diyos at gamitin nyo ang mga gifts na yan para sa ikabubuti ng kapwa nyo. Yung mga nagpipreach, ipreach nyo ang mensahe ng Diyos. Yung mga nagsuserve, mag-serve kayo gamit ang lakas na ibinigay sa inyo ng Diyos para mabigyan siya ng papuri dahil kay Jesus Christ. Walang hanggan ang kaluwalhatian at kapangyarihan niya. Amen. Mga mahal kong kaibigan, huwag kayong magtaka kung nakaka-experience kayo ng masakit na pagsubok, hindi na bago sa inyo. Imbis na magtaka, matuwa kayo kasi nagsasuffer kayo gaya ni Christ para masumaya pa kayo at mag-celebrate pag ni-reveal na ang glory niya. Pag iniinsulto kayo dahil mga disciples kayo ni Christ, matuwa kayo. Ibig sabihin niya na sa inyo ang malwalhating Espiritu ng Diyos. Kung magsasuffer kayo, huwag sanang dahil pumatay kayo ng tao, nagnakaw, naging kriminal, o nakialam sa buhay ng may buhay. Pero kung magsasuffer kayo kasi Christian kayo, huwag niyong ikahiya yun. Instead, magpasalamat kayo sa Diyos kasi dala niyo ang pangalan ni Christ. Dumating na ang time para magsimula ang judgment at unang i-judge ang mga taong naniniwala sa Diyos.
Kung magsisimula ito sa atin, ano kaya ang ending nito para sa mga hindi naniniwala sa magandang balita na nanggaling sa Diyos? Sabi nga sa scripture, kung mahirap para sa isang matuwid na tao ang maligtas, paano pa kaya yung mga makasalanan at walang takot sa Diyos? Kaya nga, kung kalooban ng Diyos na mag-suffer kayo, gawin nyo kung anong mabuti at ipagkatiwala nyo ang buong buhay nyo sa Diyos na nag-create sa lahat kasi tapat siya sa mga pangako niya. 1 Peter chapter 5. Gusto kong i-encourage yung mga leaders sa church since leader din ako kagaya nyo. Nakita ko mismo ang paghihirap ni Christ at magkakaroon ako ng share sa glory na i-reveal niya. Please, alagaan niyong mabuti ang mga taong pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, gaya ng pag-aalaga ng isang shepherd sa mga tupa niya. Gusto ng Diyos na bantayan niyo sila ng buong puso at huwag niyong napipilitan lang. Magtrabaho kayo kasi gusto niyo talagang mag-serve at hindi dahil sa bayad. Huwag kayong maghari-harian sa mga taong inaalagaan ninyo. Dapat maging magandang example kayo para sa kanila. Pag dumating na yung pinaka-leader ng mga shepherd, tatanggap kayo ng korona na walang kupas ang ganda. Kayong mga kabataan, sundin nyo ang mga leaders sa church. Dapat maging humble kayong lahat. Pagsilbihan nyo ang isa't isa. Sinabi kasi sa scripture, kontra ang Diyos sa mayabang, pero binibless niya ang mga humble. Kaya maging humble kayo sa harap ng makapangyarihang Diyos. At paparangalan niya kayo sa tamang panahon. Ibigay niyo sa Kanya ang lahat ng pinoproblema niyo kasi concerned siya sa inyo. Maging alerto kayo at laging ready kasi parang mabangis na leyon ang kalaban ninyo. Ang devil, gumagala-gala siya at naghahanap ng lalapain. Labanan ninyo ang devil at palakasin nyo ang faith nyo. Alam nyo namang pinagdadaanan din ng ibang mga Christian sa buong mundo ang mga paghihirap na na-experience nyo. Pero pagkatapos nyo mag-suffer ng sandali, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Gagawin niya kayong perfect, malakas at matatag. Siya ang tumawag sa inyo para i-share sa inyo ang hindi kumukupas na kaluwalhatian niya dahil naging united kayo kay Christ. Walang hanggan ang kapangyarihan niya. Amen. Tinulungan ako ni Silas para maisulat ang maikling sulat na ito. Tinuturing ko siyang tapat na kapatid sa faith. Gusto kong palakasin ang loob niyo at sabihin sa inyo ang tungkol sa totoong kabaitan ng Diyos. Huwag kayong bibitaw sa faith niyo, sa kabaitan ng Diyos kahit anong mangyari. Kinukumusta kayo ng mga kapatid nyo na nasa church sa Babylon. Pinili din sila ng Diyos. Kumusta din daw sabi ni Mark na anak ko sa faith. Kumustahin nyo ang isa't isa ng may pagmamahal. Pinagpe-pray kong ma-experience ninyong lahat ang kapayapaan dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Christ. Ang pangalawang sulat ni Peter. Introduction. Ang pangalawang sulat ni Peter ay para sa iba't ibang grupo ng mga Christians. Sinulat ito para labanan ng mga teachings ng mga peking teachers at ang pagiging immoral na resulta ng mga teachings na ito. Ang sagot sa mga problemang ito ay ang totoong pagkakakilala sa Diyos at sa Panginoong Jesus Christ. Yung mismong mga nakakita at nakarinig kay Jesus ang nagturo at nagbalita nito. Ang talagang inaalala ng nagsulat ng letter na ito ay yung teaching na nagsasabing hindi na babalik si Christ. Sinasabi ng sumulat na kaya natatagalan ang pagbabalik ni Christ kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Ang gusto niya, magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. Chapter 1. Galing ang sulat na ito kay Simon Peter, servant at apostle ni Jesus Christ. Para ito sa mga gaya namin na tumanggap ng napakahalagang faith
dahil sa pagiging matuwid ng ating Diyos at Savior na si Jesus Christ. Sana maayos ang lagay niyong lahat at talagang na-e-experience niyo ang sobrang kabaitan ng Diyos habang mas lumalalim pa ang pagkakakilala niyo sa Kanya at sa Panginoon nating si Jesus. Mga tinawag at pinili ng Diyos. Binigay na sa atin, sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng kailangan natin para mamuhay tayo na totoong sumusunod sa Diyos. Tinanggap natin ito nung nakakilala natin ang Diyos na tumawag sa atin para i-share ang kadakilaan at kabutihan niya sa atin. Dahil dito, binigay niya sa atin ang dakila at napakahalagang mga regalo na pinangako niya. Binigay niya yon para matakasan niyo ang mga nakakasirang pagnanasa na nasa mundo at maging kagaya kayo ng Diyos. Kaya gawin niyo ang lahat ng makakaya niyo para dagdagan ang faith niyo ng kabutihan at dagdagan niyo ang kabutihan ng pagiging matalino. At sa pagiging matalino, idagdag niyo ang self-control. At sa self-control, pagtsatsaga. Tapos idagdag nyo sa pagtsatsaga ang pagiging makadiyos. Yung pagiging makadiyos, samahan nyo ng pagmamalasakit sa kapwa. At yung pagmamalasakit, dagdagan nyo ng pagmamahal. Pag nasa inyo ang lahat ng qualities na ito at pinapalago nyo pa, may pakinabang at magiging mabunga ang buhay nyo dahil kilala nyo ang Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi kung wala sa inyo ang mga ito, sobrang labo na ng mga mata nyo, kaya hindi na kayo makakita. At nakalimutan nyong nilinis na kayo sa mga dati nyong kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, mag-effort pa kayo para ipakitang pinili at tinawag talaga kayo ng Diyos. Pag ginawa nyo yan, hindi nyo iiwan ang faith nyo. Dahil dyan, ibibigay sa inyo ang buong karapatan na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Panginoon at Savior nating si Jesus Christ. Kaya lagi kong ipapaalala sa inyo ang mga bagay nito kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap nyo. Sa tingin ko, tama lang na ipaalala ko sa inyo ang mga to habang nabubuhay pa ako. Alam kong malapit na akong magpaalam sa mundong ito. Sinabi yan sa akin ng Panginoon nating si Jesus Christ. Kaya sisiguraduhin ko na kahit wala na ako, lagi niyong maaalala ang mga bagay na ito. Mga nakakita sa kadakilaan ni Christ. Hindi galing sa mga gagawa-gawang kwento ang sinasabi namin sa inyo tungkol sa makapangyarihang pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi nakita mismo namin kung gaano siya kadakila. Nandun kami nung tinanggap niya mula sa Diyos Ama ang karangalan at kadakilaan. Sinabi sa kanya ng boses ng dakilang kaluwalhatian, "Ito ang minamahal kong anak na talagang nagpapasaya sa akin." Narinig mismo namin ang boses na yun galing sa langit kasi kasama niya kami dun sa banal na bundok. Kaya naging mas sigurado kami sa mensaheng preach ng mga prophets. Makikinabang talaga kayo kung papakinggan nyo ito. Kasi para itong ilaw na nagliliwanag sa dilim hanggang sa dumating ang araw ng Panginoon at magliwanag sa mga puso nyo ang morning star. At pinaka-importante at lagi nyong tatandaan, walang taong kayang magbigay ng sarili niyang meaning sa kahit anong prophecy na nakasulat sa scriptures. Kasi walang prophecy na nanggaling sa kalooban lang ng tao, nanggaling ito sa Diyos. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa mga tao para masabi nila ang mensahe ng Diyos. 2 Peter chapter 2, mga pekeng teachers. Noon, may mga lumitaw na nagpapanggap ng mga prophets sa Israel, at ganito din ang mangyayari sa inyo. May lilitaw na mga pekeng teachers. Pasikreto silang magtuturo sa inyo ng mga nakakasira at maling teachings. Ide-deny pa nila ang master na nagligtas sa kanila. Ang mga ito ang wawasak sa kanila. Maraming gagaya sa kahalayan nila,
At dahil sa ginagawa nila, maraming magsasalita ng masama tungkol sa daan ng katotohanan. Sa sobrang kasakiman ng mga pekeng teachers na to, gugulangan nila kayo at kukwentuhan nila kayo ng mga kwentong inimbento lang. Pero matagal nang nakaready ang judgment sa kanila at hindi natutulog ang magpaparusa sa kanila. Hindi pinalampas ng Diyos yung mga angels na nagkasala. Tinapon sila sa impyerno at kinadena sila dun sa dilim habang hinihintay nila ang araw na i-judge sila. Hindi pinalampas ng Diyos yung mundo noong unang panahon at nagpadala siya ng malaking baha para wasakin ng mga masasama. Pero niligtas niya si Noah at yung pitong kasama niya. Pinreach ni Noah kung paano mamuhay ng matuwid. Pinarusahan ng Diyos ang mga city ng Sodom at Gomorrah. Sinunog sila hanggang sa abo na lang ang natira. Ginawa silang example ng kung anong mangyayari sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Pero niligtas ng Diyos si Lot. Mabuting tao siya at sobrang nahirapan ang kalooban niya dahil sa mga ginagawang kahalayan ng mga masasamang tao. Namuhay ang mabuting taong ito kasama ng mga masasama at araw-araw siyang nagtitiis pag naririnig at nakikita niya ang masasamang ginagawa nila. So, alam ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga makadiyos mula sa mga paghihirap nila habang pinaparusahan niya yung mga masasamang tao hanggang sa dumating ang araw na i-judge sila. Mas matindi ang parusa sa mga gumagawa ng kahalayan ayon sa pagnanasa ng katawan at yung ayaw kumilala sa authority ng Diyos. Ang mga pekeng teachers na to, puro mayayabang at masyadong bilib sa sarili. Hindi nila nirerespeto at binabastos pa nila ang mga maluwalhating nila lang. Pero yung mga angels, kahit mas malakas at mas makapangyarihan pa sila kaysa sa mga pekeng teachers na to, hindi sila gumagamit ng mga mapanirang salita sa pag-akusa sa mga ito sa harap ng Panginoon. Parang mababangis na hayop tong mga taong ito, hindi nila pinag-iisipan ang mga actions nila. Pinanganak sila para hulihin at patayin. Sinisiraan nila ang mga bagay na hindi nila naiintindihan. Papatayin sila na parang mga hayop. Pagbabayaran nila yung pagpapahirap na ginawa nila sa iba. Tuwang-tuwa sila sa mga wild parties na ginagawa nila kahit ang taas pa ng araw para lang pagbigyan ang mga pagnanasa ng katawan nila. Nakakahiya at nakakadiri sila. Sumasama sila sa mga kainan nyo at ang saya-saya pa nila kasi naluloko nila kayo. Wala silang ibang iniisip, puro lang paggawa ng kahalayan sa asawa ng iba. Hindi sila nakukontento sa paggawa ng masama. Tinatrap nila ang mga mahihina at natural na sa kanilang maging sakim. Sinumpa na sila ng Diyos. Iniwan na nila ang tamang daan at naligaw na sila. Lumakad na sila sa daan ni Balaam, yung anak ni Beor, na mas ginusto ang perang makukuha niya sa paggawa ng masama. Pero sinaway siya sa kasalanan niya. Nagsalita na parang tao yung donkey niya para pigilan siya sa kabaliwan niya. Parang mga balon na walang tubig ang mga taong ito at para silang mga ulap na tinatangay ng bagyo. Nireserve na ng Diyos ang lugar nila sa pinakamalalim na parte ng kadiliman. Pinagyayabang nila ang mga kabubuhan nila at ginagamit nila ang mga pagnanasa ng katawan para itrap yung mga nagsisimula pa lang lumayo sa mga taong mali. Ang klase ng pamumuhay. Nangangako sila ng kalayaan pero mga alipin naman sila ng mga bisyong nakakasira ng buhay. Kasi sa totoo lang, nagiging alipin ng mga tao ng kahit anong bagay na kumokontrol sa kanila. Kung nakalaya na ang mga tao sa mga nakakawasak na kasamaan ng mundo dahil nakilala nila ang Panginoon at Savior na si Jesus Christ, pero natrap ulit sila at nakontrol ng mga masasamang bagay na yun, mas malala pa ang magiging lagay nila sa huli kaysa nung nag-umpisa sila. Sana hindi na lang nila nalaman ang daan kung paano maging matuwid kaysa nalaman nila yon tapos tatalikuran lang nila ang mga banal na utos na tinuro sa kanila. Pinapatunayan nilang totoo yung kasabihan na kinakain ng aso ang sarili niyang suka at ang baboy pagkatapos paliguan maglulublob lang ulit sa putikan. 2 Peter chapter 3, Babalik ang Panginoon. Mga mahal kong kapatid, pangalawang sulat ko na to sa inyo. Sa dalawang sulat, may mga bagay na pinaalala ko sa inyo para gisingin ang malinis na pag-iisip nyo.
Tandaan nyo ang mga sinabi ng mga banal na prophets noong unang panahon at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas na binigay sa inyo ng mga apostles nyo. Una sa lahat, dapat malaman nyo na sa mga huling araw, may dadating na mga taong kontrolado ng sarili nilang pagnanasa. Pagtatawanan nila kayo at sasabihin, di ba sinabi ng Panginoon nyo na babalik siya? Nasa na siya? Namatay na ang mga ancestors natin pero wala namang nagbago. Ganito na lahat simula pa nung create ang mundo. Sinasadya nilang baliwalain ang katotohanan na nung unang panahon, create ng Diyos ang langit at ang lupa gamit ang salita niya. Tapos, sa tulong ng tubig, nabuo ang lupa galing sa tubig. Tubig din ang pinangwasak sa naunang mundo nung nagkaroon ng matinding baha. Pero dahil din sa utos ng Diyos, kaya hindi pa nasisira ang langit at lupa ngayon. Nire-reserve ito para sa araw na i-judge at wawasakin sa apoy ang mga masasamang tao. Pero mga kaibigan, huwag niyong baliwalain ang bagay na ito. Sa Panginoon, ang isang araw ay parang 1,000 years at ang 1,000 years ay parang isang araw lang. Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, di gaya ng iniisip ng iba. Actually, pinagpapasensya niya kayo kasi ayaw niyang may mapahama kahit isang tao. Ang gusto niya, magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. Pero ang araw ng Panginoon ay dadating na parang magnanakaw. Sa araw na yon, mawawala ang langit kasabay ng malakas na tunog, masusunog at mawawasak ang lahat ng nasa langit, at mawawala ang mundo at ang lahat ng nandun. Since sa ganitong paraan wawasakin ang lahat, paano kayo dapat mamuhay ngayon? Dapat maging banal kayo at lagi kayong sumunod sa Diyos habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos at ginagawa nyo ang lahat para mapabilis ang pagdating nito. Sa araw na yon, masusunog at mawawala ang langit at matutunaw ang lahat ng bagay sa langit dahil sa sobrang init. Pero hinihintay natin ang pinangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong mundo. Maghahari doon ang katuwiran ng Diyos. Kaya mga kapatid, habang hinihintay nyo ang araw na yon, gawin nyo ang lahat para mamuhay kayo ng mapayapa, maging malinis kayo, at walang masabing masama sa inyo sa harap ng Diyos. Isipin nyo kung gaano katiyaga ang Panginoon kasi gusto niya kayong bigyan ng chance para maligtas. Ganyan din ang sinulat sa inyo ng mahal nating kaibigan na si Paul gamit ang wisdom na binigay sa kanya ng Diyos. Ganito ang sinasabi niya sa lahat ng mga sulat niya. May ilang part lang doon na mahirap intindihin, kaya binabaluktot yon at iniiba ng mga taong walang alam at hindi nakakaintindi. Ganyan din ang ginagawa nila sa ibang nakasulat sa scriptures, at yan ang wawasak sa kanila. Pero alam nyo na yan mga kaibigan, kaya lagi kayong mag-ingat para hindi kayo matangay ng mga maling tinuturo ng mga taong walang sinusunod na batas at di kayo matumba sa pagkakatayo nyo. Patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas natin si Jesus Christ, at sana mas makilala niyo pa siya. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Ang unang sulat ni John, Introduction. May dalawang dahilan kung bakit sinulat ni John ang letter na ito. Una, para i-encourage ang mga magbabasa nito na mamuhay ng may maayos na relation sa Diyos at sa anak niyang si Jesus Christ. Pangalawa, para warningan sila sa maling teaching na makakasira sa samahan nila bilang mga Christians. Sinasabi sa maling teaching na ito na nagmumula ang kasamaan sa pakikisama sa mundong ito, kaya imposible na naging totoong tao si Jesus na anak ng Diyos. Sinasabi ng mga teachings na yon na pagligtas ka, ibig sabihin malaya ka sa mga worries dito sa mundo. Sinasabi din nila na walang kinalaman ang pagiging ligtas sa moralidad at pagmamahal sa kapwa. Para sagutin ang teaching na ito, in-explain ng author
na naging totoong tao si Jesus Christ at in-emphasize niya na ang lahat ng naniniwala kay Jesus at nagmamahal sa Diyos ay dapat mahalin din ang kapwa. Chapter 1. Sumusulat kami sa iyo tungkol sa salita na nagbibigay buhay, na nandito na simula pa nung una. Narinig namin ito at nakita ng sarili naming mga mata. Natingnan namin itong mabuti at nahawakan. Nang ma-reveal na ang buhay na ito, nakita namin siya. Kaya sinasabi at binabalita namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at pinakita sa amin. Kung ano yung nakita at narinig namin, sinasabi din namin sa inyo para makasama kayo sa pakikiisa namin sa Ama at sa anak niyang si Jesus Christ. Sinusulat namin ang mga bagay na ito para makumpleto ang saya namin. Ito ang mensaheng narinig namin sa Kanya, Anak, at pinipreach namin sa inyo. Ang Diyos ang ay liwanag at walang kahit konting kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ina-apply sa buhay natin kung ano yung totoo. Pero kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya sa na nasa liwanag, meron tayong magandang samahan sa isa't isa at ang dugo ng anak niya na si Jesus ang naglilinis sa lahat ng mga kasalanan natin. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang mga sarili natin at wala sa puso natin ang katotohanan. Pero kung kinoconfess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masasamang ginagawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. Kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa buhay natin ang salita niya. Mga anak ko, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na to para hindi kayo magkasala. Pero kung meron mang magkasala, may nakikiusap sa Ama para sa atin, si Jesus Christ na walang kasalanan. Si Christ mismo ang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. Hindi lang yung sa atin, pero pati na mga kasalanan ng buong mundo. Kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, sigurado tayo na kilala natin siya. Kung sinasabi natin na kilala natin siya, pero hindi naman natin sinusunod ang mga utos niya, mga sinungaling tayo at wala sa puso natin ang katotohanan. Pero kung sinusunod natin ang salita niya, talagang perfect na ang pagmamahal natin sa Diyos. Dahil dito, sigurado tayo na united tayo sa Diyos. Kung sinasabi natin united tayo sa Diyos, gayahin natin kung paano namuhay si Jesus Christ. Mga kaibigan, itong sinusulat ko sa inyo ngayon, hindi ito bagong utos. Lumang utos na ito na nasa inyo na nung simula pa. At ito yung mensaheng narinig nyo na. Pero bagong utos na rin ang sinusulat ko sa inyo ngayon kasi nawawala na ang kadiliman at nagliliwanag na ang totoong ilaw. Nakikita ang katotohanan ito kay Christ sa inyo rin. Kung sinasabi natin na nasa liwanag tayo, pero tinuturin naman nating kaaway ang kapatid natin, nasa dilim pa rin tayo. Pero kung mahal natin ang iba, namumuhay tayo sa liwanag at hindi tayo magiging dahilan para magkasala ang iba. Pero kung sobrang galit tayo sa iba, namumuhay tayo at naglalakad sa dilim. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta kasi hindi tayo makakita sa dilim. Mga anak, sumusulat ako sa inyo kasi pinatawad na ang mga kasalanan ninyo dahil kay Christ. Mga tatay, sumusulat ako sa inyo
kasi kilala niyo siya na nandyan na sa simula pa lang. Mga kabataan, sumusulat ako sa inyo kasi natalo niyo na ang masama. Sumusulat ako sa inyo mga anak ko kasi kilala niyo ang ama. Sumusulat ako sa inyo mga tatay kasi kilala niyo siya na nandyan pa sa simula pa nung una. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan kasi malakas kayo. Nasa buhay niyo ang salita ng Diyos at tinalo niyo ang masama. Huwag niyong mahalin ang mundo o ang mga bagay na nasa mundo. Kung mahal niyo ang mundo, hindi niyo mahal ang Ama. Lahat ng mga bagay sa mundo, mga pansariling pagnanasa, mga nakikita at gustong makuha ng mga tao, at lahat ng nandito sa mundo na pinagmamalaki ng mga tao, lahat ng yan, hindi galing sa Ama, galing yan sa mundo. Lumilipas ang mundo at ang lahat ng nasa mundo na gusto ng tao, pero forever na mabubuhay yung mga sumusunod sa gusto ng Diyos. Mga anak, malapit na ang katapusan. Narinig nyo nang dadating ang Antichrist at ngayon, marami na ngang nagsulputan ng mga Antichrist. Kaya alam nating malapit na ang katapusan. Hindi naman talaga natin kasama ang mga taong ito, kaya iniwan nila tayo. Kasi kung kasama talaga natin sila, nagstay sana sila, pero umalis sila para maging malinaw na ni isa sa kanila ay hindi natin totoong kasama. Pero binigay ni Christ ang Holy Spirit sa inyo at dahil dito, alam niyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil hindi niyo alam ang totoo, pero dahil alam niyo yun at alam niyo na hindi pwedeng magbunga ng kasinungalingan ang katotohanan. Sino ngayon ang sinungaling? Siya yung nagsasabing hindi Christ si Jesus. Antichrist ang mga ganyang tao. Hindi nila kinikilala ang ama at ang anak. Yung mga nagre-reject sa anak, nire-reject nila ang ama. Yung mga tumatanggap sa anak, tinatanggap din nila ang ama. Ingatan nyo sa puso nyo ang mensaheng narinig nyo mula panunguna. Kung susundin nyo ito, lagi kayong mamumuhay na kasama ng anak at ng ama. At itong pinangako sa atin ni Christ, ang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito para warningan kayo sa mga taong gusto kayong lukuhin. Pero binigay ni Christ sa inyo ang Holy Spirit at hanggang nasa inyo ang Spirit, hindi na kailangang may magturo pa sa inyo kasi ang Spirit ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Totoo ang tinuturo niya, hindi kasinungalingan, kaya sundin niyo siya at maging united kayo kay Christ. At ngayon mga anak ko, lagi kayong sumunod sa Kanya para pagbalik niya, meron tayong lakas ng loob at hindi tayong manliit sa hiya sa araw na yon. Alam nyo na matuwid si Christ, kaya dapat alam nyo na rin ang lahat ng gumagawa ng tama ay anak ng Diyos. 1 John chapter 3, mga anak ng Diyos. Tingnan kung gaano tayo kamahal ng Ama para tawagin niya tayo mga anak niya. At yun ang totoo. Ito ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng mundo. Kasi hindi nito kilala ang Diyos. Mga kaibigan, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, hindi pa maliwanag kung anong mangyayari sa atin, pero alam natin na pag nagpakita si Christ, magiging kagaya natin siya kasi makikita natin kung sino talaga siya. At sino mang ganito ang inaasan tungkol kay Christ, nag-iingat sila para hindi magkasala. Kasi malinis at hindi nagkasala si Christ. At sino mang nagkakasala ay guilty sa paglabag sa batas ng Diyos. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa batas. Alam niyong mating si Christ para alisin ang mga kasalanan natin. At hindi siya nagkasala. Kaya lahat ng nakipag-isa na kay Christ, hindi na sila gumagawa ng kasalanan. Pero kung sige pa rin sila sa kasalanan, hindi pa talaga nila nakikita o nakikilala si Christ. Huwag kayong magpaloko, mga anak.
ang gumagawa ng tama ay matuwid, kagaya ni Christ. Ang taong patuloy pa rin sa pagkakasala ay pag-aari ng devil. Kasi sa simula pa lang, nagkakasala na ang devil. Dahil dito, dumating ang anak ng Diyos para sirain ang magawa ng devil. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan ang mga anak ng Diyos kasi nasa kanila na ang nature ng Diyos. At dahil ang Diyos ang tatay nila, hindi sila pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Ganito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at sino ang anak ng devil. Yung mga hindi gumagawa ng tama at hindi nagmamahal sa kapwa, hindi sila anak ng Diyos. Magmahalan tayo. Ito ang mensaheng narinig nyo mula pa nung una. Magmahalan tayo. Huwag nating gayahin si Cain. Kampun siya ng masama at pinatay niya ang kapatid niyang si Abel. Bakit niya ginawa yon? Kasi masama ang mga ginawa niya at mabuti naman yung sa kapatid niya. Kaya huwag na kayong magtaka, mga kapatid. Kung galit sa inyo ang mga tao sa mundo, alam natin na lumipat na tayo mula sa kamatayan papunta sa buhay. Kasi mahal natin ang kapwa natin. Yung mga hindi nagmamahal, nasa ilalim pa rin sila sa kapangyarihan ng kamatayan. Mamamatay tao ang mga galit sa kapwa nila. At alam nyong wala silang buhay na walang hanggan. Ganito natin nalalaman kung ano ang pagmamahal. Ibinigay ni Christ ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo rin dapat ibigay natin ang buhay natin para sa iba. Kung nakita ng isang may kaya sa buhay, yung kapwa niya na nangangailangan pero hindi naman niya tinutulungan, paano niya ngayon masasabi na mahal niya ang Diyos? Mga anak, ang pagmamahal natin hindi dapat puro salita o daldal lang. Dapat magmahal tayo ng totoo. Yung nakikita sa mga ginagawa natin. Confidence sa harap ng Diyos. Pag minahal natin ang iba, alam natin na nasa panig tayo ng katotohanan at may confidence tayo sa harap ng Diyos. Pero kahit na nakokonsensya tayo, mas makapangyarihan ang Diyos kesa sa konsensya natin. At alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga, mga kaibigan, kung malinis ang konsensya natin, confident tayong makakalapit sa harap ng Diyos. Natatanggap natin mula sa Kanya ang kahit anong hingin natin. Kasi sinusunod natin ang mga utos niya at ginagawa natin kung ano ang nagpapasaya sa Kanya. Ito ang utos ng Diyos sa atin. Maniwala tayo sa anak niyang si Jesus Christ at mahalin natin ang isa't isa gaya ng inutos niya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli magkita-kita tayo sa Day 23 ng I Proclaim. God bless us all!